Maligayang pagbabalik mga pre, pag-uusapan natin ngayon si Casimero at si Butler. Pero bago yan, bago ka palang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa sunod nating upload. So posible nga po na hindi matuloy ang nakatak ng pagdepensa ni Casimero ng hawak nitong WBO Bantamweight belt kontra sa mandatory challenger nito na si Paul Butler. Ito ay dahil nga po sa pagulong ng kaso ng umano'y pambabastos daw ni Casimero sa isang babaeng minor de edad. Sa katunayan nga po ay isang kolumnista nga ng spin.ph na nagngangalang Homer Sison ang nagpost sa kanyang official Twitter account ng isang statement patungkol sa umano'y inahandang kaso ng Philippine National Police NCR kontra kay Casimero na inihain nga ng isang minor de edad na biktima. Kasama nga sa post ni Sison ang isang umano'y sulat mula sa presidente ng TGB Promotions na si Thomas Brown na siyang dating humahawak kay Casimero. Ang nasabi nga pong sulat ay naka-address patungo sa US Citizenship and Immigration Services. Kasama pa sa isang post ng kolumnista ang umano'y sulat ng administering officer ng Taguig PNP patungo sa City Prosecutor Office ng Taguig. Nakasaad nga po dito ang pag-file umano ng biktima ng kasong Acts of Lasciviousness laban kay John Riel Casimero. Nabanggit din sa sulat ng insidente umano ng pangbabastos ay nangyari noong June 21 noong nakaraang taon sa City Park Hotel sa Fort Bonifacio, Taguig. Nakasaad din po sa sulat na ang biktima ay 17 years old, isang sales lady taga Maguindanao at kasalukuyang naninirahan sa Taguig. Ayon sa umano'y investigasyon, ang naturang biktima ay isang tagahanga umano ni Casimero. Ayon sa pagsasalaysay ng biktima, na noong June 21, 2021, sa City Park Hotel sa Fort Bonifacio, Taguig, habang natutulog umano ang 17-year-old na biktima, ay hinipuan umano ito ni Casimero sa kanyang masiselang bahagi. Ayon pa nga sa salaysay ng biktima, ay sinubukan pa umano siyang kumbinsihin ni Casimero na makipagtalik daw sa kanya sa pamamagitan daw ng pagsabi ng sige na, paisa naman, huwag ka nang magpakipot. Pero nga, tumanggi daw dito ang biktima at nagalit. Ayon pa nga sa karugtong na tweet ni Sison, ay si Casimero umano na napapabalitang lumipad patungong US para daw tumakas. Kung saan nga po ay ilang mga fans nga ni Quadualas ang uminit ng ulo dahil sa umano'y malisyosong pahayag ni Sison. Paliwanag pa ng mga solid supporters ni Casimero na mapanin ng umano ang post ni Sison. Dahil tila pinapalabas daw nito na ang dahilan ng pagtungo ni Casimero sa Amerika ay upang takasan ang kasong kinakaharap nito. Depensa pa ng mga defenders ni Casimero na matagal na umanong naitakda ang paglipad ni Quadrola sa US. At ito umano ay para mag-training bilang paghahanda nga sa paparating na laban nito kontra sa Briton na si Paul Butler at hindi upang takasan ang anumang kaso. Samantala, ang pahayag namang ito ni Sison ay niretweet ni Butler sa kanyang Twitter account para asarin nga itong si Casimero at nilagyan pa nga niya ng caption na oh dear. Batatandaan nga po na noong nakarang araw lamang ay nagkainitan nga po sa Twitter si Casimero at Butler. Nabanggit kasi ni Casimero na agad daw nitong tatapusin si Butler. Kung saan nga ang nasabing pahayag ay nailathala pa nga ng Page Boxing Corner. Kung saan nga po ay sumagot naman agad si Butler na kunin daw muna ni Casimero ang tamang timbang bago ito magingay. Kasabay nga nito ang pagtawag kay Casimero ng Tabachoy. Kung saan naman ay agad itong sinagot ni Casimero na mag-antay ka lang, C-class fighter. Ibig sabihin lang po nito na maliit talaga ang tingin ni Casimero kay Butler para tawagin nga ito na C-class fighter. Gusto ngang palabasin ni Quadrualas na hindi talaga niya kalibili itong si Butler dahil isa lang itong mahinang nilalang. Sa inis nga po ni Butler ay agad itong nag-reply ng see you soon, stay of the Mexican beef.
Isa nga po itong seryoso at nakakainsultong banat mula kay Butler. Dahil tila nga pinapalabas nito na si Casimero ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, particular na nga ang PEDs o performance enhancing drugs. Gusto ngang sirain ni Butler ang kredibilidad ng ating pambato sa pamamagitan nga ng pagpapalabas nito na si Casimero mano ay isang madumi at mandarayang boksingero. Tila napapagitnaan nga po si Casimero ngayon ng dalawang higante at nag-untugang mga bato dahil nga po sa kaliwatka ng alegasyon na pinupukol sa kanya. Una na nga po dyan ay ang banat ni Butler patungkol sa paggamit umano ni Casimero ng ipinagbabawal na gamot nang wala naman talagang basehan. Dahil alam naman po natin na makailang ulit na din sa mailalim sa BADA testing itong si Casimero at napatunayan talaga naman ito na talagang malinis siya at walang anumang illegal substance. At ang pinakahuli naman ay ang aligasyon nga hinggil sa umano'y pangbabastos nito sa isang minor de edad. Pero may kasabihan nga po tayo na innocent until proven guilty. Ibig sabihin nga po nito na itinuturing na inosente ang isang akusado hanggat hindi pa napapatunayan sa korte na talagang ito ay nagkasala. Kailangang may sapat at matibay na ebidensya galing sa kampo ng biktima para makubinsi ang hukom na hatulan ng guilty beyond reasonable doubt ang isang suspect. Kaya naman wala po tayo sa posisyon para hulaan kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Maliban dyan ay hindi din po talaga natin alam kung gaano katotoo ang naturang mga dokumento na pinost ni Sison. Hayaan na lang natin na ang korte ang humusga kung guilty or not guilty ang isang akusado. Basta sa ngayon, ituloy-tuloy lang po natin ang pagsuporta sa lahat ng mga atletang Pinoy. Habang may panahon pa, ay padama natin ang pagmamahal at pasasalamat sa lahat ng mga boksingerong Pinoy na buwis buhay na itinataas ang bandila ng Pilipinas sa buong mundo at walang sawang nagbibigay ng karangalan at kasiyahan sa minamahal nating bansang Pilipinas.